Yay. Panitin na yung ginawa. Naka ba? Kung ano yung pag-test yung mga pa maniga mo, nandun nakita ko doon sa lalagyan mo. Dati ano yun, karton lang yan, lata lang yun. Ano ba yung mga nasa loob? Ano po yan, yung malilit na sasakyan po, miniature. Okay. Wala siya ako sa sakit. Sige, bisaya natin. Anong magandang pag-usapan? Yung naalala ko lang po yung tinanong ko dun sa Pilipino Pastor Forum, yung nagkatawang tao po ba ang Diyos? Sabi ko ganyan. Nung nag-create, nung generate niya yung langit. Ano pakialam ko? Doon pa natin ano? Hindi, ano po kasi, hindi po nila masagot na... Natural, baka pastor lang yun eh. Oo po, yun nga po eh. Tapos yung nag-away-away na nga po yata doon, nagkagulo na. Hindi ko muna in-open. Kasi diba mo yan? Ano ka? Naughty ka, ba't mo pinapag-away-away yung mga pastor? Hindi po, kasi ba nagkakagulo na yun ang nila. Kasi anong tanong mo? Noon nga po, ano po talagang nangyari noon? Kasi naalala ko lang po sa Pasko, Pascal, yung ano po, yung mag-incarnate ang Diyos kay Mary. Nagkataong tao. Naisip ko noon, nalimutan ko na yung tanong eh. Noong nag-create po ba siya ng universe, kahit universe muna po, yun nga, nagkatawang tao po ba siya noon? Yun nga po, yung first incarnation niya. Tanong mo kay Adriano, sagutin ka ni Billy Dominguez. Sagutin mo, Bill. Ha? Ha? Tawa-tawa ka lang dyan, ha? Cellphone. Parang wala. Cellphone? Ewan ko natin yun. Parang maliwanag. Ikaw, Adrian, anong sagot mo ron? Hindi ko din masasagot ang ginaw eh. Yung dapat ang tinatanong natin, bakit ngayon mag-inaw? Lamig. Maraming ngayon. Amihan yan, hindi, kasi may ano eh, may bagyo eh. Oh. Ayun, sa payan. Huwag mo kasama yan, yun, wala naman tayong pag-uusapan, di ba? anong gusto mo ng sagot ko? Yung ano po talaga pwedeng masagot doon kasi mamaya itanong sa atin yun. Ba't malagay yung tanong mo, balagay mo? Kasi po, dapat sabi sa Bible, sa huling araw, dapat natin makilala ang Diyos para... Ano po, eh. Ikaw nga yung ang pangalan mo, image of God. Dapat alam mo yan, di ba? Eh ano po, image lang po, hindi po talaga ako yung Diyos. Eh. At least, lang. Okay, si Jesus Christ, ang imperfect visible image of the invisible God. Si Jesus Christ, kilala niya yung ama, di ba? Eh ikaw, sabi mo, image of God ka. O, sige nga, manong pagkakalam sa Diyos. Kaya siguro may ganun akong mga question kasi gusto ko siyang makita. Kung tanongin mo yung pastor's forum, siyempre, sa mind mo, meron ka sagot. Opo. Di ba? Nagano ka lang, para kayong mapariseo na binabantayin si Jesus Christ na magkamali. Di ba? So, pinupusong mo yung mga pastors, di ba? Sabi nga po sa akin, may agenda daw ako doon yung kulit eh. Oo, masama yan, okay? So, palagay mo? Sa tingin po talaga, opo, nagkataong tao. Pero hindi kasing laki na natin. Siguro kasing laki ng... Sobrang laki ng universe. Alam mo, maraming dahil pag-usapan mo ako, pero naalala ko lang isang hari, ano? Na sabi niya, at tinawag niya yung mga wise men, no? Na nasasakupan niya. Dali salita, nandun na yung mga wise men. Sabi niya, lahat ng karunungan, sabi niya, sa buong daigdig, na alam niyo, ha? Gawa kayo ng libro, okay? Ipagkasi niya sa isang libro, bibigyan kayo 3 months. Eh, alam ng mga wise men, kapag nagalit yung hari, yari sila. So, yun, after 3 months, nagbalik sila, may dala-dala ng libro. O, malari, ito na po yung ano, utos nyo. Lahat ng karunungan, lahat ng wisdom, lahat ng knowledge, sa buong daigdig, magmula pa noon hanggang ngayon, nilagay namin sa isang libro. Sabi nung hari, malaking libro. No, wala na akong panang magbasa niyan. Sabi niya, bibigyan kayo ng 3 weeks. Para gawin nga niyan, one page. Ulit-salita, tagbo sila. Okay, gawa na naman sila ng paraan para mapaiksi yung knowledge, wisdom sa buong daigdig. But after, ilang sinabi kanina? Three weeks. Nagbalik sila, meron na, 1 page lang. Sabi niya, matanda na ako eh. Sabi nung ari, lana akong panahon, malabo ng mata ko. 1 page, haba niyan. Sabi, ibigyan ko pa kayo ng ano, ng... Ilang na wala? 3 weeks yung wala nila. 3 days na lang. 3 days na. Sabi niya, gawin na lang yung isang ano yan, isang sentence. Yeah, ano? Wala na akong panahon magbasa. Ang dalit-salita, na problema yung mga wise men. Pero after 3 days, nagbalik sila. Meron na naman silang dala. No? 1 sentence lang. Alam mo, hindi mo, 1 sentence, some praise lang eh. Praise. Alam mo nakalagay, sabi nakalagay eh. No freelance. No freelance? O, anong ba yan? Yung freelance, opo, yung... Walang libre yung pagkain. Ganun po, yung mga libre ngayon. Oh, ano bang ibig sabihin? Anong ibig sabihin ng hari? Walang libre. Diba, dati-dati, binibigyan ka ng pagkain niya at day-day mo bago tayo mag-upload. Meron pa rin. Walang libre doon. Ang ibig sabihin ng no freelance, ano yan eh, parang phrase o idiomatic expression, na pag sinabing no freelance, nothing can come out or come up. Ha? Nothing, ha?
no, something can come out or come up from nothing. Ibig sabihin, magpagod ka, mag-aaral ka, di ba? Walang libreng lunch, parang ganun. Ibig sabihin, walang shortcut sa knowledge at saka wisdom. Yung tanong mo kaya kanina, ang hirap, no? Di ba? Ang hirap sagutin yun, di ba? Ang theology, hindi ganun kadali yan. Ang philosophy of theology, napakahirap niyan. So, ano palagay mo? Ano yung sagot dito? Sa lahat ng knowledge, wisdom, sa buong daigdig, magmula pa noon hanggang ngayon, paano natin is yung shortcut? Nagpagod naman tayo, nag-aaral tayo, etc. So, ano yung no free lunch? Free lunch? Ang interesado ka lang yata doon sa lunch eh. Ha? Ayos mo sa Diyos. Di ba, ang papa mo nung isang araw nung nandun tayo sa Nueva Ecija, pinag-pray siya eh, di ba? Anong natatanda mo sa prayer na hindi makakalimutan hanggang tumanda ka na at magkana ka magkapo ka? Ha? Ano yun eh, tangali pa yun eh, di ba? Magla-lunch. Ano sabi niya, maraming salamat po dito sa Last Supper. Ayun, Last Supper. Ayun, ako yung sabi niya. Hindi, maraming dyan. Ano po, narinig ko po. Sabi ni Simon. Lunch pa na, Last Supper. Sabi niya, maraming salamat po dito sa Last Supper. Last Supper, ako. Ang ganun yung prayer ni Simon. Last Supper. Hindi lang anghel. Oo. Tapos eh, tinignan nila yung mesa namin, may Jesus, si, ano, si... Awa, yung si Bato. Tapos sabi nila, si Boydam, nakalapit sa akin, si Rose Judas. At nakatawa, no? Anong masasabi mo doon sa... prophetic. Anong masasabi mo doon sa party na yon? Ano yun? Hindi naman Christmas party, hindi naman... Ano naman, ba't tayo nagkaganon? Balagay mo. Tignan po, talagang Last Supper nga po. Talagang Last Supper yon? Oo. Eh, kita mo naman yung mga performer, mga kabataan. Talagang liberal yun. Wala conservative eh. Hindi ka ba nagulat? Nagulat po ako! Sabi ko, yung una pa lang, yung mga nag-split. Oh. Baka Last Supper. Ha? Last Supper. Baka yung USD. Huling paghihirap. Anong bang nasa mainisip ni Papa mo, di ba? Huling hapunan. Huling hapunan. Pero palagay mo, nagdilang anghel yung Papa mo o talagang mali-mali lang? Sa tingin ko po, nagdilang mali-mali pero anghel pa rin. Si Simon. So ano yung naalala mo sa Last Supper? Kung balik tayo doon sa... So, panahon po kasi Jesus Christ. Jesus, di ba? Bago siya karoon ng tinatawag na... May sinabi siya doon. Suffering, okay? Passion of Christ until death. May ano sila, Last Supper. May sinabi siya doon. Anong naalala mo doon hanggang ngayon ginagawa ng mga simbahan po? Yan po, yung kainin ng laman Jesus Christ tapos inumin ng kanyang dugo. So nakikita mo sa isip mo ngayon, yung tinapay na pinapirapiraso ni Jesus Christ. At saka yung alak na wine, kung saan mag-simpulo ng kanyang dugo, di ba? Sabi niya, gawin niyo ito bilang pag-aalala sa akin, di ba? Kaya nga sa 1 Corinthians chapter 11, andun St. Paul, ha? At sinabi niya yung meaning noon, di ba? At ang mga tao hanggang ngayon, mga Christian, ginagawa nila yon, di ba? Yung mga Katoliko, pagkatapos ng kanilang fulfillment, o kaya pagganap doon sa 7 sacraments, yung baptism, susunod, confirmation, tapos Eucharist. Kaya minsan, nauna pa nga yung Eucharist eh. Ang Eucharist, yung Misa, yung liturgy, kung saan ang pinakasentro noon yung komunyon. Diba? Komunyon ay yung kung saan yung paniniwala ng mga Katolik, nasabi ko na sa ibang mga episode natin, yung alak o wine nagiging dugo ni Kristo at yung tinapay nagiging katawan ni Kristo. At naniniwala sila doon because of the doctrine of ano? Transubstantiation. So yun ang... so dalawa na sinabi ko natin na kung saan nandun yung diwa ng Last Supper, di ba? Maliban doon, sa John 6 verse 53 to 54, di ba sabi niya, pag hindi nyo kinain ng aking laman, ay laman na po. At hindi na mga aking dugo. Wala kayong bagay sa akin, wala kayong buhay na wala hanggat. Diba? Discuss na yata natin yan. Hindi natin paranapin pa. Pero hindi naman. Okay, so yung tatlong yon at marami pang ibang mga related doon na mga subjects o topics, pagbabasyan natin ng konti nating usapan, okay? Meron pa tayo atang 3 minutes. Hindi, mahaba pa yan. Mahaba pa? So, anong nakikita mo mag-o? Ikaw, Dren, na napakalagang lesson, sabi nga ni Simon, Last Supper yun. Mga pwede nating pagsalusaluan ngayon. No? Di ba? Pwede nating pagsalusaluan. Ikaw, lisanay ka rito eh. Pupunta ka rito, kain, inom. Tulog. Ikaw ba kumakain tapos hindi umiinom? Siyempre, inom po. Ikaw ba umiinom nang hindi kumakain? Siyempre, kakain. Ha? Iinom tapos kakain. Normal yun. Kakain muna tapos inom. Sabi, pantulak. Itutulak tsaka pantulak. Okay? Ikaw ba naliligo? Opo. Naliligo ka? 3 times a day nga daw. Ikaw ba
Ano ba maganda? Yung naligo muna, tapos kakain, di ba? Oo, yan. Siganado ka kumain. Opo, tsaka. Tapos iinom ka ng tubig. Oo, kaya, okay, masarap na inumin, di ba? Oh, wine, okay? O, tapos mami-mami, merienda ka na naman. Oo. O, tapos iinom ka na naman. Oo. Tapos sa mananangaliyan ka na naman. Oo, yan. Kain na naman, tapos inom na naman. Oo. Tapos merienda na naman, kakain na naman, inom na naman. Midnight stock pa yan. O, tapos mag-apunan na naman. Okay? Oo ka na nga, kasi linya mo ito. So, kain, inom. Kain, inom. Di ba? O, pero bago ka kumain, nag-ugas ka ba ng kamay? Oo. Ah, sigurado ka? Pero pagka-tsara tinidaw, hindi na. O, pero normally, ugas ng kamay kasi marumi yung kaya yung ano, kutsara, ang daming gumagamit dyan. So, ang talagang normal, ugas. Opo, ugas kumain. O, ligo, kain, inom, di ba? Ugas, kain, inom, di ba? O, tapos, kinagabihan nun, may midnight snacks na naman. Kakain ka na naman. Inom, tama? O, tawa. Talagang linya mo to, masaya ka rito ha. O tapos, tulog. Tulog. Tapos gising. Kain ulit. Diba? Kain. Diba? Ligo muna pa lang. Marami pa akong may sisingin dyan, kaya lang doon muna tayo kasi pag sinabi kong gising, ligo, kain, trabaho, yung trabaho parang ayaw mo ata ng pag-usapan, okay? Diba? Okay. Oh. So, palagay mo, ba't ko kinuwento yun? Yan, ikaw. Kayo, gospel. 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 Bakit naging gospel yun? Nandun yung pagkain at saka pag-inom eh. So ang buong, ang buong palang pinagtitripan pala ng tao sa buhay niya, eh doon umiikot. No? Kaya nagtatrabaho para kumain, ganito, ganyan, ganyan, ganyan. Masarap ang tulog, gising. Diba? No. At marami pa nga tayong may sisingit doon. Tsaka sa ibang episode na yun, doon muna tayo mag-concentrate. Diba yung mga Christian, alimang yung mga Catholic, binyag, tapos kumpil, RCC, eh. Tapos Eucharist, diba? Binyag, di ba? Nandun yung essence ng gospel na namatay si Jesus Christ, nilibing, nabuhay magulit, namakasalag, babaeng Holy Spirit. Di ba yung Jesus Christ, ang ibig sabihin ng Jesus, death, burial, resurrection, ascension, tapos yung Christ, Pentecost, di ba? Di ba yung ibig sabihin ng Last Supper? Di ba yung ibig sabihin ng tinapay at saka ng alak? Talagay mo din yan. So, sige. Ultimo yung pagtulog eh. Pagtulog, mamamatay ka, di ba? Sa Bible, actually, ini-equate yung ano, yung kamatayan sa tulog, tulog kamatayan, di ba? Na sa mga Christian, di namamatay, natutulog lang. Tapos pag-gising mo, yun, resurrection. Sabi sa Bible, pag-gising, parang gumising na yung mga patay, kasi natutulog lang yung mga Christians. So, di ba, pati yung mga laman, pag tinanim mo yung binhi, nililibing mo, tapos mamaya-maya, bukas mahalawa, tutubo na. So, madali salita, central o sentro sa kasaysayan, pati sa Bible, pati sa buhay ng bawat isang pangkaraniwang tao, yung gospel. So, kaya pala, puro gospel ang ating pinag-uusapan. Pero, ang mga tao ba, naiintindihan nila yan? Ay, hindi po, sayang. Okay. So, yung hari kanina, na kung saan tinawag yung mga wise men, at sabi niya, gusto kong i-summarize, gusto kong bigayin ang lahat ng wisdom at knowledge sa buong daigdig, magmula nung ngayon, yung there is no such thing as there is no freelance, no? So ito pala, alisin natin yung yung there is no such thing. Talagang ito kasi libre yung kaligtasan eh. Pero may bayad. Binayaran ni Jesus, okay? So anong dito? Anong magandang tawag? Pre-lunch? O pre-supper? Pre-supper. Sabihin mo sa pub mo, ha? Last free supper. Okay. Kaya, pakiring ko agad sa kanya. Dahil, libre ito eh. By grace, we are saved. The wages of sin is death, sabi sa Bible. But the free gift of God is eternal life through Jesus Christ. Romans 6:23. Mago, ibahin ko yung usapan. Tingnan natin kung ano yung unang pagkain na nauso sa Bible. Tree of death, tree of life. Okay? Anong kinain ni Adan? Kinain ba? Ano, tree of death. Tree of death. Tree of death. Sigurado ka. Okay. Tapos, nagresulta ng? Losin and death. Ayan, tao na iwalay sa Diyos, etc. Ano yung pinapakain ng Diyos sa atin ngayon? Tree of life. Nakalimutan mo na yung pinag-usapan natin. Yung nga po, yung dugo, ay yung laman ni Kristo, tsaka yung... Kaudrian, alam na natin, hindi na natin ulit-ulitin yung kasisahan, tsaka yung mga episode natin. Inumin. Ang kinain ni Adan, tsaka ni Eva, yung tree of death. Yung good and evil. Layo, pakain ng Diyos. Okay? Kasi nga, mapipilitan siya na mag-Diyos sa magkataon tao, ibig, at mamatay para sa ating mga kasalanan. Pero, ba't niya inayahan yun? Ba't niya inayahan? Bakit? Anong kailangan ngayon na gagawin ng mga tao? Wala kayong naalala kaya ba? Sabi niya, bawal kainin. At ipuin.
Pero hindi. Bawal pa talagang ipuin yun? Pwede. Yung Paul, o kaya yung nung mag-asala yung mga Israelita, mormon, gusto magbalik sa Egypt. At tinuka sila ng mga ahas. Okay? Tapos nagtayo si Moses, tinasa yung Paul na may brazen serpent. Sino ang titingin doon? Ay mabubuhay. Okay? Gagaling, mabubuhay. O sinong sinisimbolize ng Paul na yon na mayroong brazen serpent? Jesus. So, pero sino yung serpent? Satanas. Satanas. Kanino nga pala puno yung ano? Good and evil? Satanas sa akin. Oh, dating Lucifer na Satanas. Ano nga pala yung sinisimbolize ni Moses doon? O sa tungkod na yon? Yun, yung apo. Yung sino? Jesus Christ. Sino ba talaga? Pero may Jesus Christ kasi, o Satanas? Alam po ako, may sin. Ano? Parang yun sa ano, dok, sa mga medical. Hindi, hindi. Huwag kayo lalayo. Huwag kayo lalayo. Si Jesus Christ, tinayo yung Paul ni Moses. Diba? Wala pa naman si Jesus Christ. Ang ibig sabihin, ano yun eh, type ng darating na anti-type na si Jesus Christ ang i-crucify doon sa Calvary. Pero hindi ba si Jesus Christ walang kasalanan? Siya na walang kasalanan, naging kasalanan. Naging parang hahas, parang Satanas, di ba? Parang good and evil, death, di ba? So, sino yung nakikita nyo doon sa Garden ng Eden, maliban kay Satanas, Lucifer, good, evil, death? Jesus Christ. Sino? Double meaning pala yun. Double meaning kaya pala. Diba? God becoming God evil. Oh, yung sabihin, nasa isip na pala ng Diyos, even before the fall, even before everything. Ganun talaga. Kapag kinain niya dahil tsaka niya iba yun, yung good, evil, tsaka death. Nako, magkakaroon ng second version yun. Second tree. Tree of life ba o tree of death? Death pa rin. Death pa rin. So anong dapat isipin ng mga tao na nakikinig sa atin ngayon? Anong kakainin nila ngayon? Ngayong nahiwalay ng tao sa Diyos, napunta na sa negativity, nawala sa neutral, hindi na makabalik sa, hindi na makapunta sa positivity, nandun yung tree of life. So, yun ang problem. Nasa negativity ang mga tao, iwalay sa Diyos, good and evil doon, na-video tayo rito. At ano mang gawin nila rito, makasalanan, kasi nga itong good, sa Lucifer, itong evil, Satanas, di ba? So, hindi sila makabalik sa neutral, lalong hindi nila makain yung tree of life. So, ano palang gagawin ng mga tao ngayon? Kasi ngayon, nakikita ko, nakikita nyo, ang kinakain nilang pilit, yung tree of life. Tinatanggap si Jesus, nagre-repent sa kanilang mga kasalanan, akala nila, mawawala sila dun sa left, dun sa good evil death. Tapos, akala nila, neutral pa yung iba, may free will daw sila, pwede bumili kay Jesus, saka Satanas ngayon, maligtas, saka hindi. Meron bang free will ang mga tao ngayon? Wala, maligtas dun sa piliin nila yung magkasala, di ba? Yung nasa tree of death sila, ang good evil doon, puro kasalanan. So, anong gagawin ng tao ngayon para makawala doon sa left, papunta rito sa middle, neutral, at automatic papasok yung tree of life? Ito, oh, balik tayo doon sa tree of knowledge of good and evil equals death. Ano? Kanina sabi nyo, dalawang beses mo kailangan na ma-define yung tree of death na yun. Una, negative. Naging makasalanan ng tao, di ba? Na-inherit niya, nakuha niya yung nature ni Adam at saka ni Lucifer, ni Satan, doon sa pagkain nila ng tree of death. Tama? So, anong gagawin nga pala para makabalik sila sa neutral plus yung indwelling ng Holy Spirit? Ano nga palang kakainin nila? Tree of life. Tree of death. Tree of death. Oo. Kakainin o ipuin? Ipuin. Ano ba talaga? Hindi kasi dinagdagan kasi na yun. Ako rin, alala ko yung dinagdagan niya. Pero yung pagdagdag niyang yun, sabi nyo kanina, may transubstantiation. Ang naalala ko siya, diba sabi ng Diyos, bawal lang kainin. Matalino ang usapan to, ha? Ang ginawa niya iba, diba? Kala nyo, nag-ano lang tayo dito, ha? Naalala ko dun, eh. O, siya, wala pa nakakalam nitong pinag-uusapan natin. Kahit Satanas, hindi pa niya alam ito, eh. Huwag ipuin. Anong ibig sabihin na huwag ipuin? Huwag daw hawakan, ganyan. Ah, huwag ma-identify. Alam na mga nanonood, nakikinig sa atin kung ano yung sabihin ng identification. Magmula sa Old Testament, alam na nila yung pag pinatong ng high priest, yung kamay niya doon sa scapegoat. Na-identify yung mga Israelita doon sa kasalanan na kung saan pinapatong doon sa sacrificial offering at nawawala yung kanilang kasalanan. Identification, ipo. Kaya yun ang dahilan, kaya ayaw paipo ni Kristo kay Magdalena kasi hindi pa sinay dapat ma-identify. Kasi si Kristo, ang tingin niya kay Magdalena, symbol siya ng church, panglagit siyan, hindi pang resurrected. So, sabi nga ni Kristo, hindi pa ako makakit sa langit, huwag mo kong ipuin. O, ganun, di ba? So, ano talaga? Kainin yon o ipuin o pareho? Bot. Sino ba talagang kumain nung tree of death na yon? Si ano po, Ed? Siyempre, si Adan tsaka si Eva. Yung unang Adan, si Adan. Pangalawang Adan, anong ginawa ni Jesus Christ? Kinain niya o inipo?
Hindi ko, hinipo eh. Ha? Hinipo. Hindi ba siya yung naging ahas? No. Ipo ba yun? O kain? No. O kain yun. O diba? Si may nagigiyan na talaga. No? Siya na walang kasalanan, naging kasalanan. Okay? O marahin pa tayong masasabi nito kaya wala naman tayong oras. So imagine ninyo, ha? Hindi, wala pa. Diba? Oras na ba? Diba po. So si Jesus Christ, siya yung naging parang good evil doon, no? O Diyos na naging tao, o Lucifer na naging Satanas. Maraming ibig sabihin. Tapos, siya'y namatay. Nung namatay na siya, nilibing, nabuhay mo galito, tumakit sa langit, babaeng Holy Spirit, ang utos niya ngayon sa atin, ito yung tinatawag na prescriptive. Okay? Hindi descriptive. Pag sinabing descriptive sa Bible, sa theology, dinidescribe kung ano yung nangyari. Hindi pinapagawa. Dinidescribe lang. Dito nagkakamali yung maraming theologians sa mga pastor. Na pagkakamalan nila, lahat ng sinasabi sa Bible, kailangan gawin. Tuloy, pati yung mga utos ng Panginoon sa mga audio, pinipilit nila gawin. Voluntary, ganito. Hindi. Ang descriptive, yung ginawa ng Panginoong Yesus sa Kalbaryo. Okay? Ang prescriptive, kailangan paniwalaan mo yan. Ipuin. Okay? Identify. Sino nga pala yung dalawang kumain ng ano? Puno? Yung unang Adan at saka pangalawang Adan. Sino dapat umipo? Si Eva. Si Eva in church. O hindi pa church. Kailangan, pag hindi pa church, iipuin yun. Ano ba? Yung mga tao ngayon nakikinig sa atin, ay hindi naman kasama sa church. Kahit ano pang church ang tawag nila sa sarili nila. Diba? So, kailangan nilang ipuin yung tree of death na yun. O paano nila maiipo yung tree of death na yun, Dren? Yung good, evil death. Na ngayon pa lang, ibig sabihin si Jesus Christ yan. Dati si ano eh, Lucifer, Satan, na nagbunga ng kasalanan pagkaiwalay ng tao sa magbakayadan hanggang sa second coming, plus yung dulo ng millennium, di ba? Paano nga ba? Sige. Sino nga pala yung second Adam? Si Jesus Christ. Okay? Dalawang kumain. Si Adan at saka yung second Adam. Ang ihipo ngayon yung church. O dapat maging church. O kaya si Eva na nagre-represent sa humanity at saka sa church. Gets nyo? Yung lumabas mula sa tadyang ni Jesus Christ. Ay, ni Adan? At ang lumabas naman sa tadyang ni Jesus Christ ay yung church. Na nung naalala mo, nung nandun tayo sa Nueva Ecija, nung uling message ko doon, yung perlas ng silangan. Naalala mo? Apo. Paano nakikreate yung perlas? Kapag nasugatan po yung... Kabibe! Tapos after so many years, so many hundreds of years, papasok yung mga elements of good and evil. Mabuting bagay, masamang bagay, parang ang creation. Diba sabi ng mga atheist, ganyan ba yung Diyos nyo? Pinapaintulutan ng kasalanan, utor ng kasalanan, utor ng kadiliman, utor... Nako, kino-question nila yung Diyos mago. Pero alam mo, pagka nakita mo yung perla sa kakabibe, after so many years na kung saan na nabuyo sa pamamagitan ng pagpasok ng mga dumi, mabuting bagay, masamang bagay doon sa tagiliran nung kabibe, nagiging napaka-precious na napaka-mahal na perlas. So, di ba, nung isang araw, nandun tayo, ako, aksidente ka na yung Pilipinas, tinawag na Pearl of Great Price, Pearl of the Orient, di ba? So, anong palagay nyo? Din sa pinag-uusapan natin, meron ngayon natutuwang bago? Dami. Ano? Ah, hindi tayo pa ng mga tao sa tayo, hindi lang pinag-uusapan natin. Yun lang, hindi po. O ngayon, pinagsama-sama ko na sa usapan natin, yung doctrine of transubstantiation, yung kahalagaan nun, yung tree of the knowledge of good and evil. May pangalawa palang tree of the knowledge of good and evil. Si Jesus Christ, una kay Lucifer Satan, pangalawa kay Jesus Christ, Diyos nagkatawan tao. Pangatlo, na kailangan umipo dyan, huwag kakainin kasi hindi natin kayo. Kailangan yan, hipuin. Pagka inipo yan, papasok ang transubstantiation. Na parang namatay ka. Nilibing ka. Parang yung dugo, yung alak na nagiging dugo sa mga Catholic, pero hindi. Pero parang yung tinapay na nagiging katawan ni Kristo, pero hindi. Kasi mali yung doctrine of transubstantiation ng mga Catholic. Ang talagang ibig sabihin ng element of truth nila, yung atin. Na kapag ka inipo mo, naniwala ka, by grace we are saved, through faith, doon sa finished work of Jesus Christ sa Calvary, yun ang ipo. So napapa sa atin, substantially, yung element na yon na ginawa ni Kristo sa Calvary na pupunta sa atin. Nagkakaroon tinatawag na imputation. Doon tayo na-justified. Doon tayo na-re-reconcile sa Diyos. Kasi nagkakaroon ng propitiation. Ang ating, yun, doctrine of propitiation, wala nang makikinig sa atin. Nagkakaroon ng tinatawag na glorification. Gets nyo?
ay lamang doon sa pananampalataya na yun, no, paghipo. Doon sa finished work of Jesus Christ sa Calvary, na kung saan siya pala ay tinutukoy ngayon na good, evil, o God becoming man, o evil man, and dying for our sins. Gets niya? So ano yung nakukuha niyong ano rito, yung parang katas ng katotohanan sa usapan natin? Pakita-check mo nga, baka niya. 5 minutes pa. Ha? 5 minutes. O sige, anong katotohanan? Sige. May second three pa pala na ano. Ha? So, mag-comment ako. Anong... Second, may second tree pala, mm-hmm. Tree of death, may second. At pati yung question pala, mo kanina, yung pagkakataon-taon ng Diyos, nandiyan sa loob na yun. Okay, yung good God becoming evil man to die for our sins. So, yun. Na-explain na natin yun nung isang araw. Ewan ko, ba't tinatanong ko pa sa mga pastor? Inuupusong mo yata yung mga pastor. Gusto mo magmukhang matalino. Hindi, para di po kasi po, ano, may kipapansin siguro lagi na nag-aaway. Ah, medyo babaw. Kasi nga, yung kanilang konsepto sa pagka-Diyos at pagkatao ni Jesus Christ. Galing pa yan sa mga sinaunang mga katuruan, kina Ireneus, kina Athanasius, yan, yung heretic na si Cyprian noong araw, kumisan, may konting katotohan, kalag, nalistotally, tapos naging Arians ang theology, nagkaroon ng Nicene Council, kung saan, pinag-uusapan, pinag-awayan lang dyan, yung kung si Cristo ba, Diyos o tao, hindi gano'y salvation, hindi gano'y Holy Spirit. So, yun, yung problema yun, hanggang ngayon, problema ng mga Christians sa labas. Sa'yo ba, problema pa yun, mago? Hindi na po. Di na, maliwanag na sa'yo kung sino yung Diyos Ama, sino si Jesus Christ, sino yung Holy Spirit. Pero balik tayo sa issue. Last Supper. Doon tayo nagsimula eh. Di ba? So ano ngayon yung hinaharap ng hari o hinaharap ng mga tao ngayon sa bundaigdig para masimplify yung lahat ng complexity na kung minsan kaya na nila, ayaw na nila pag-usapan tungkol sa Diyos ngayon, nauwi na lang sa pagkain, inom, di ba? Party-party. Pero makakalusot ba sila? Ah? Di ba every time na kumain sila? Dapat alalahanin nila na si Kristo namatay, nilibing, na buhay muli tumakit sa langit. Di ba every time naiinom sila, dapat maalala nila na yung Holy Spirit, yung wine, yung dugo na buhay ng laman, dapat maintindihan na nila sa ngayon. Pagkatapos natin mag-usap, di ba? So ikaw mago, maliligo ka bukas. Bago ka maligo, yan, kakain ka mamaya. Binigyan ka na naman ng candy ni Ate ni Lola Dayday. So, galing kay Ate ano yan, Ate Elena po. Elena. Pasalamat ka. Thank you po ano, Ate Elena. Sa mga sponsor nga mo. Mga sponsor po. Kasama ko sa Roast Chicken. Oy, nandun sila sa pwesto niyo ngayon, nagbayad sila. Oh, sige. Po, salamat po sa pagbili. Salamat. Tapos, anong dapat ng alala ng mga tao? Kaya kumakain ng candy. Okay, pagkain, kanin, kahit tuyo lang ulam, ganyan. Diba? Gospel. O yung ano, inom, yun ang buhay, yung Holy Spirit. O yung sinisimbolize ng alak, diba? Wine. Diba? Dugo. Dugo. Sabi sa Bible, inulit-ulit ko, ang buhay ng laman ay nasa dugo. Kaya nga yung kumain ng dinugo niya. Ay, ikaw, kain tayo ha. Masarap masarap. Sarap naman dugo, hindi naman. Pero wag yung dugo. pwede naman blood transfusion. Kaya lang, alam na natin kung ano ibig sabihin yan. Ang issue dito, Last Supper o Free Lance Supper. Pero hindi libre yan, ha? Binayaran ng Panginoon siya. Napakamahal yan. Kaya ako sinasabi yan, kumisan yung mga tao, pag alam nilang libre, mag-o. Ay, layan. Kung saan nila nila pinag-uusapan, hindi may walang bali, di ba? Ay, napakamahal ng kaligtasan na binayad sa atin, di ba? Dugo, buhay, katawan ni Kristo, namatay, nilibing. Tama? Napoy mo ulit, tumakit sa langit, babaeng Holy Spirit. Yun ang gospel. Oh, ayun na natin ulit-ulit pa yung mga nabanggit natin. Pero ikaw, Billy, yan may gusto ko sabihin? Simula po, kailangan maintindihan ng mga karot natin pag kumain. Namatay sa'yo, nilibing na buhay mong guling makisalan. Kaya pala nga haba-haba ng prayer mo. Ang sabi mo lagi, bago kumain, Panginoon, pagpalain nyo yung mga ibon na lumilipad dito, ganito, ganyan. Pumasa sa ita. Tapos ang anointed one ka. Ah, okay. Sigura, ano masasabi mo, Kurak? Ha? Oh, kita mo? Sigura, hindi pa nagsasalit na. Oh. Gospel lang, di ba? Ay, ikaw, Adrian? Damit. Damit? Pero... di ba napakaganda ano yan, di ba mag-o? Yung gospel? Yan nga lang yung ano, kapag yari yan ng Diyos ay kaliligtas. At yan ang dapat wag ikaya. Kasi pag kinaya natin yan, para tayo nagtampo sa kanin. Sa kanin, di ba? Sige, so ano pa? Alam mo lang ngayon, ha? Yung bago kumain, di ba, nagpe-pray. Gospel talaga, wa. Alam mo, sa totoo lang, kahit di tayo nagpe-pray ng malakas na gano'n, which is okay lang, ha, yung prayer. Dapat, bago tayo kumain, alam natin ang ibig sabihin ng kanin. Na kahit ano lang ulam natin, pasalamat tayo sa Diyos. Kasi nilalarawan pala yan. Yung
gospel ng Panginoon Jesus. Namatay siya para sa atin. Di ba? Living. So, yung ano niyan, yung substance pa niya na kanina nasabi ko na, at saka kung paano natin yung pamumuhay yan, ibang topic na yun. Okay? Sa episode na yan. So, pwede na yan? Sige, pakiyan mo.